Yan po mga ka-agri, dati po itong mahogani ng area na ito. Yung makikita nyo po yung mga bagong putol po ng mga mahogani. Kasi in-advisean po natin na medyo ipa-clearing natin ng konti. No? So ayan. So yung mga nagsasabi po na hindi po pwede intercrop ang fruit trees sa mahogani. So ito po. No? So makikita po natin yan. So nagtanim po tayo ng lansones. This is Longkong lansones. Ang planting distance po nito ay 8 meters by 8 meters. So ito po, papunta po doon. Yan, straight po papunta po doon sa baba. So in between po nito, dito po, yan, doon ang isa. In between po dito, tataniman po natin ng kakao. Yan. So kakao po. So may papakita po ako sa inyo mga kaagri dito po, kasi itong side po ng na to ng bukid na ito is fully planted po ng mahogani way back 10 to 15 years ago lang po. Pero dati po itong tinataniman ng mga mais ang area na po ito. So tinaniman po ng may-ari ng mga mahogani at other native trees. So tingnan nyo po mga ka-agri ang kabila po niya. So isang bundok lang po ito. Yan. Kabila niya po ay maisan. Minamaisan po. Yan. So yan na po. During type po na, during pag kuhan po ni Agaton. Yan. Tingnan nyo po. Bare land po talaga. Yung kabila po ay ang dami pong tanim. Yan. Yan naman po ng mga mahugani at saka other native trees. So tingnan nyo po pag Agaton po. Yan, landslide. Yan. So mga ganitong area po dapat sana hindi na ito minamaisan. No? Tingnan nyo po yung kanya. So bare land po talaga. Oh. Wala na po tayong makikita ng maraming puno. Yan. So konting ulan lang po. Yan na. At saka yung klase ng lupa po na makikita ninyo, wala na ho talagang ano, taba. No, compare mo dito sa may maraming puno. Yan. Dito po sa may maraming puno, makikita po yung niyo po yung ano niya, yung properties ng soil. Ay loamy. Medyo maitim po yung kanyang kulay. Yan. So isang bundok lang po ito. Ang kalahati ay tinataniman ng mais. Ang kalahati po ay tinamna ng itong mga forest trees. So yan. So ito po, example po. So may mga tahi po ng mga bulate. Yan. Yan po. So may mga tahi ng bulate. At saka yung kanyang properties po ng soil. Yan tayo po ng blate. So, properties po ng soil maganda po. Yun. So yun po yung gusto natin ipakita sa mga farmer natin na dapat po talaga hindi bare lands po. Especially kung ang area po natin ay sobra na sa 18 degrees. Dapat po taniniman na po natin ng mga kahoy. Yan po. So ito po ay fruit trees and kakao ang itatanim natin dito. So pinakampo muna natin yung ano. So ito po yung longkong natin. Yan, pinakat natin yung ibang mga puno na hindi naman po hindi naman po siya ang economic value po niya ay hindi naman same with the fruit trees. Yan, pero pinakampo po natin yung ibang mga puno to serve as shade po sa atin nga mga pananim. Yan. So maganda po yung resulta niya dito. This is 2 weeks old pa lang po from planting. At wala po tayong nakikitang stress, no, sa tanim. Only few po. Yung iba po ay nabali. Only few. Yan po. Ang atin nga longkong lansones. So yung iba po nag-start na kagad mag tutubo ng bagong panibagong
dahon. Ayan po. So, 8 meters papunta po yan dun. Ayan. So, ayan po. Itong area po, ito ay nasa mahigit 80 hectares. Itong site lang po dito. So, may isa pa po dyan. Another 80 hectares pa po yan. Still, tataniman po yan ng kakao at saka fruit trees. So, ang fruit trees po natin available sa nursery is durian, lansones, duko, and longkong po na variety. Mangustin, rambutan, at saka ano po, kakao. Yan po ang ating longkong. So, 2 weeks old po pang-planting. So, sana po, bigyan tayo ng magandang ano, panahon at saka makikita po natin ang development ng area na po. Yan. So, makikita po ninyo, lansones, ang ganyang tall trees po ay mga native, acacia mangyum, mahogany, no? So, yan po. Yan. Ongoing pa po yung clearing po ng area, underbrushing po. Ito po yung nauna na area na ano natin, dinevelop natin. Ayan. So, yun po yung condon, yun po yung another na kwan, na puno naman. So, ito naman po, yung kwan niya isang dun. Yun. So, next na, ano po. Ayan. So, tatanuman po natin ng fruit trees. Ayan po. Ayan. So, wala po imposible. Meron po tayong willing lang po tayo magano. Ayan po. Ayan po yung ating longkong lansones. Ayan. So, yung mga tao po ay nasa kabilang ano na po, bundok, dito na po sila sa kabila. Ayan. So, ongoing po yung kanilang ongoing po yung kanilang ano, yung lining staking po. Ayan. So, makikita niyo po, still 8 meters by 8 meters po ito ang line staka nila. Ayan. So, ang next po will be andun na ang kanyang kwan. So, ito po yung una. Ayan po yung kanyang ano, hole po, butas po. Ayan po ang ating mga saka. So, ang butas. Makikita po ninyo yung area na to. Napakaganda po ito pagka na-develop po. Ayan. So, sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, mahogany.